Malungkot na balita po. Isa na naman pong kabayan natin ang naloko sa cross country na ito. Ay, nako, kailan po kaya matatapos ang ating ang mga complainants natin. Ayan po. Kawawa naman po si Ma'am. Siya po ay nahikayat mag-cross country. Ngayon po, siya po ay binubugbog ng anak. Binubugbog po ng anak. Hindi po, isang story pa lang po ito ha. Binubugbog po ng anak. Ngayon po, nagkaroon na po siya ng, hindi ko nabali yata yung buto. Hindi na po siya makapagtrabaho. And ngayon po, pinipilit siyang magtrabaho nung kanyang amo. Mag-isa lang po siya sa, nag-iisang katulong. So, bukod sa binubugbog po siya ng anak, no? Sabi daw, hindi na daw uulitin sa pinangako nung among lalaki, hindi na daw uulitin. Pero nauulit-ulit po. Minor de edad pa yung anak, pero nabubugbog na. Sinusuntok-suntok siya. So, nagkaroon na po ng si ma'am. Nagkaroon na siya ng problema sa parang na-dislocate na po yung bones niya. So, dinala naman siya sa hospital, medical, bawal magtrabaho, pero pinagtatrabaho po ng amo. So, humihingi po siya ng tulong. So, kailangan po nating i-guide ito. Yung pong isa, ito po, hindi ko na po papakita ha. Ito po, meron po siyang sinan sa akin na video na sinasaktan po siya. Sinasaktan po siya ng kanyang, yung pong asawa na nag-recruit sa kanya. Ito sinasabi ko. So, paano po natin tutulungan to? So, ito po yung kailangan nating mga i-guide. Kailangan natin tulungan. So, mag-ingat po tayo ha, mga ka-OFW. Mag-ingat po tayo. Dumarami na naman po ang nabibiktima, sabi ko po sa inyo. Lagi kayo yung mag-ingat. Ako'y napahinga lamang ng 3 weeks. Dumami na naman yung mga complainants natin. So, ayan po. Dalawa na naman po ang biktima ng pagmamaltrato. Yung mga nahikayat mag-cross country. Mag-ingat po tayo, mga ka-OFW. And God bless po.